Isang 4 na taong gulang na bata ang hindi lamang ninakawan ng cellphone kundi pinatay pa ng kambal na suspek sa Pampanga. Ang kaawa-awang biktima, isinilid sa isang ecobag at itinapon sa isang talahiban. Nico Wahi reports. Ako, hindi lang ganun na, ginanon ng bimpo, hindi lang yun. Sinungaling yung mga hayop na yun. Tinortur nila yung anak ko. Ginawa nilang baboy. Sinungaling ako sa anak ko. Wala man laban yun eh. Pinaghalong galit at paghihinagpis ang nararamdaman ng pamilya Belyeza matapos walang habas na paslangin ang kanilang 4 na taong gulang na anak na si Kian sa barangay Kalulut, San Fernando, Pampanga. Sa mga duguang litratong ito ni Kian, halos hindi na makilala ang musmus. Kwento ng kanyang pamilya, hapon daw noong Martes nang mawala ang bata. Sabi ko sa anak ko, magigib ako. Tapos po, ngayon yung cellphone, iniwan ko sa kanya. Ito daw pong panganay namin, tinakot niya yung si Kian. Ngayon po, yung bata, tumakbo sa labas. Pagbalik ng inang si Maria Angela, wala na silang nakitang bakas ni Kian. Kung saan-saan na sila naghanap. Hanggang sa gabi ng February 17, namataan nila ang kambal na kanilang kapitbahay. Ang isang kambal, lumabas po siya. May hawak siyang ecobag, ganun po yung hawak niya. Tapos parang yung nabibigatan siya. Sabi ko, kung basura to, di ganyan. Dapat sana ganyan yung bitbet. Tapos paglagay po dun sa ano, sa tricycle, gumanyan po yung tricycle. Siya, parang kinutuban na ako. Itong nasa aking likuran ay ang bahay ng pamilya Belyeza. February 16 nang mawala si Kian. Saan daw nila ito hinanap? Yung pala. Narito lang sa katapat na bahay na nasa aking likuran. Hinabol nila ang tricycle na sinakyan ng kambal pero hindi nila ito naabutan. Bagamat tumanggi magpa-interview ang sinakyan tricycle driver, nabanggit niya sa magulang ng mga bata na nagmamadaling bumaba ang kambal. Sabi ng kambal, hindi sir, dito na lang kami. Hindi, pwede ko naman kayo na atid na kwan eh, pabalik eh, tsaka atid ko kayo ulit. Hindi ko naman kayo sisingilin na mahal. Hindi, dito na lang kami sir, dito na bayad. Bumaba na daw. Alas 10 daw ng gabi noong February 17 nang bumaba rito ang kambal. Bitbit daw nila ang isang ecobag na naglalaman ng wala ng buhay na si Kian. Pinalagpas at pinaalis daw nila ang tricycle. Saka nila itinapon sa bahaging ito ng masukal na talahiban ang bangkay ni Kian. Ang kambal agad nahuli sa tulong ng mga tauhan ng barangay. Tulong-tulong po yung taong bayan, yung barangay tanod po natin at ang PNP. Nung gabi nyo na nakita po nila yung dalawang suspects na lulan po nung bicycle driver at doon na po sila na apprehend. Sana hindi na sila lalabas. Talagang namin. Nabunog sila. Doon na sila mamatay. Kulang pa yun. Dapat sunugin na yung kaluluwa nila. Hindi sila naawas sa ano. Bagamat tumangging ikwento sa harap ng kamera, sinabi ng kambal na yung cellphone lang sana nahawak ng bata ang puntirya nilang nakawin. Pero nag-ingay raw ang bata, dahilan para takpan nila ng tuwalya ang mukha nito hanggang sa mamatay. Ang cellphone agad ding naibenta, pero hawak na ito ngayon ng pulisya. Nagawa lang daw nila ito para makaluwas ng Maynila. Gusto po namin pumunta sa Maynila para sasamahan ko po yung kuya ko. Tapos magtatrabaho po kami dalawa. Sasamahan ko po siya. Sasampahan ng kasong murder ang kambal. Kung ang Diyos marunong magpatawad, ako hindi ko mapapatawad yung ginawa nila sa anak ko. Kian, mahal na mahal kita anak. Wala na akong titimblang gatas. Anak, gabayan mo na lang kami ng papa mo mga kapatid mo. Mahal na mahal ka namin. Hindi naman masamang mangarap, pero dapat pinagsusumikapan. Kailanman, hindi solusyon ang pagnanakaw, lalo na ang pagpatay sa isang musmos na walang kalaban-laban. Mula rito sa San Fernando, Pampanga, ako si Nico Wahe. I stand for truth.